Napangiti si Jessica na mapagmastan ang eleganteng wedding gown na nakahanger sa isang bahagi ng kwarto. Yun ang isusuot niya apat na araw mula ngayon. At habang papalapit ang araw niyon, lalo siyang kinakabahan. Kasabay ng excitement, yun na siguro ang pinakamaligayang araw sa kanyang buhay. Ang maging Mrs. Benjamin Bartolome na siya. Ang maging kabiyak ni Blade. Blade was the man of her dreams, her inspiration and source of strength, her reason to smile. Habang hinahaplos niyang wedding gown, nakangiting nag-reminis siya. Member siya ng isang female dance group, ang Dancing Sirens, na nag-guest sa ilang TV shows at nagsasayaw sa iba't ibang provincial road shows na makilala niya si Blade. Guest ang grupo nila sa isang noontime show at si Blade naman guest searcher sa segment ng Dating Game. Hindi dumating ang isa sa tatlong babaeng searchy kung sa nitong mamimili na makakadate. Nasa isang sulok siya ng studio at liham na kinikilig kasama ng mga kagrupo niya sa Dancing Sirens. Habang nakatanaw kay Blade na nakaupo sa isang stool sa gitna ng stage kasama ng dalawang host ng noontime show nang lapitan siya ng production assistant. Jessica, ikaw na lang pumalit sa searchy na hindi dumating. Katatawag lang kasi nagkaroon daw sila ng minor accident habang on the way dito kaya hindi na raw makakarating. Ha? Eh wala akong extra dress eh. Alang namang itong costume sa dance number namin ang kasuot ko pa rin. Hindi problema yan. May extra dress doon sa dressing room. Mag-fit ka ng kakasya sa'yo roon. Bilisan mo. In 10 minutes magsisimula ng dating game. Sige na, Jess. Pagkakataon mo na yan para makilala si Mr. Cute. Pambubuyo sa kanya ng mga kagrupong sina Fiona at Zoe. Mabilis siyang sumulad sa PA patungo sa dressing room. Doon ay mabilis niyang nagbihis at inayos niyang sarili. Kinakabahan pa nga siya habang sinasagot ang mga tanong ng searcher na si Blade. Isa itong TV commercial and print ad model at hindi niya inaasahan na siyang mapipili nito upang makadate. Pagkatapos sa noontime show, tumuloy na sila sa date at sponsored ng show. Sa Astro Bowl sa Makati sila unang dinala. Ilang oras din sila nagbowling bago sila nagtuloy sa isang restaurant. Dalawang oras pa lamang sila magkakilala ay wala ng pagkakailang niya kay Blade. Good-natured kasi ang binata. He had sense of humor, was a good conversationalist, and a real gentleman. Hindi niya namalayo ng paglipas ng mga oras. Natural na natural ang kilos ito kahit na may kamera ngang sumusunod sa kanila. Ipapakita kasi kinabukasan sa dating game ang date nilang iyon. May boyfriend ka na ba? Tanong ni Blade habang kumakain sila. Wala pa. Bakit? Sinisiguro ko lang na wala akong gay na masasagasaan. Kung hingin kong number mo, tatawagan kita. May ibibigay ko sa iyong number ko. Baka hindi mo ako makausap. Strict kasi ang parents ko, lalo ng daddy ko. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi nang mabanggit niya ang kanyang ama. Ilang taon ka na ba? Di ka na naman bata ah. 19. Kapag hindi ka nagkaka-boyfriend ng babae sa ganyang edad, considered old maid na. Pabirong sabi pa nito. Sinagot niya iyon ng mahinang tawa. If that's the case, ayoko maging old maid. Hindi pa sila tapos kumain na makatanggap siya ng tawag mula sa daddy niya. Pauwi na po ako dad. Sabi niya rito sa kabilang linya. Galit ito. Bakit daw alas 4 na hindi pa siya nakakauwi? Hindi naman siya nakatawag sa bahay dahil putol ang telephone line nila. Naubusan din ang load ng cellphone niya. Hindi ka dapat nag-aaksay ng oras sa mga ganyang bagay, Jessica. Sabi pa nito. Something wrong? Nag-aano lang tanong ni Blake sa kanya pagkatapos sa pakipag-usap niya. I have to go. Hindi pa tayo tapos kumain. Tumawag na kasi ang daddy ko. Baka lalang magalit yun. Iahatid na kita. Thanks na lang pero wag na. Magta-taxi na lang ako. Sa Project 4 lang naman kami. Sa San Beda pala siya nagtapos ng business management at banker pa lang daddy niya. Pagkukwento na Jessica sa mga kasama niya sa Dancing Sirens habang papunta sila sa Batangas kinabukasan kung saan may provincial show sila. Mukha bang interesado siya sa'yo ha? Tanong ni Fiona. Kapag niligawan ka niya, wag na wag ka magpapakipot. Wala ka na palang hahanapin sa Blade na yun. Cute na, mayaman pa. Mabuti naman kung malala pa ako nun. Baka sweet lang siya kahapon dahil may kamera. Sabi niya. Yung pormang yun, mukhang sanay mambol at magpaikot ng babae. Ayoko ng sakit ng ulo at heartache, no? Magtatrabaho na lang ako na magtatrabaho dahil may responsibility ako sa pamilya ko. Puro ka responsibility sa pamilya mo. Dapat mag-enjoy ka naman sa atensyon ng guys. Ano ba? Ani Zoe. Pero may dahilan kung bakit priority niya ang pagtulong sa daddy niya sa paghahanap buhay. May gusto siyang patunayan dito. Dalawang araw pagkalipas ang dating game, kung saan sila nagkakilala ni Blade, nagulat pa si Jessica na makatanggap siya ng bouquet of flowers. Ipinadala iyon sa bahay nila. Walang pangalan ng sender. Itinago niya sa daddy niya mga bulaklak. Pumasok agad siya sa kwarto niya.
Biglang tumunog ang cellphone niya. "How did you like the flowers?" Anang boses ni Blade na naging pamilyar na agad sa kanya. "Ikaw pala nagpadala nito. Thank you ha, pero paano mo nalaman ang address ko?" "Kaibigan ko yung isa sa staff ng lunch break. Ibinigay niya sa akin ang number ng manager ng grupo nyo and he was the one who gave me your address. Kaya lang may bayad yung mga bulaklak." "Ha? Mga 3 hours lang naman ang hihingin ko sa'yo. Yayayain sana kitang manood ng concert ni Regina at OG." "Naku, sorry ha, baka hindi ako pwede. Next time na lang." "Ha? Bakit?" "Wala kasi akong time eh, working student ako." Ayaw niyang biguin si Blade. Gusto niyang pagbigyan to, pero nasisiguro niyang hindi siya basta papayagan ng daddy niya. Eskwela, trabaho lang daw ang dapat niyang pinagtutunan ng pansin. Ngunit ang hihinayang siyang hindi na pagbigyan si Blade. Paglipas sa mga araw, nag-concert si Papa Fernandez sa Subic at isa ang Dancing Sirens sa grupong naimbitang mag-back up dito bilang dancers. Ngunit hindi akalain ni Jessica na makikita niya sa front seat si Blade. Kinawayan siya nito at nagwagayway ng isang long stem rose habang nagsasayaw siya sa stage kung kaya't napansin kaagad siya nito. Sandaling nawala siya sa dance steps na makita niyang binata dahil naging OA ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung excitement ang nararamdaman niya o nervyos. Ang tiyak lang niya, she was very happy at that moment. Kakaibang kaligayahan hindi niya mabigyan ng pangalan. "Fan ka pala ni Pops? I thought Regine and Augie fan ka." Tanong niya rito na napitan siya nito sa backstage at ibot ang flowers sa dala nito. Bukod sa isang stem ng rose, may dala pa itong bouquet ng tulips. "Actually, hindi ako fan ni Regine. Fan mo ko," sabi nito. At hindi si Pops ang denyo ho rito. Anitong tila nangingislap ang mga mata. "Mula nang ma-meet kita, number one fan na ako ng Dancing Sirens." "Over ka," natatawang sabi niya habang pabirong inihahampas ang flowers na binigay nito sa dibdib nito. "Nalaman kong magsashow rito ang grupo nyo kaya sumunod ako. At dahil napagod ako sa ilang oras sa pagdadrive, mapanood lang ang pagsasayaw mo, mahihingin akong kapalit. Pati na rin dyan sa flowers na yan." "Ano na naman yun?" "Mag-dinner tayo mamayang gabi. Tapos bukas ng umaga mamasyal tayo. Maraming mapapasyalan dito sa Subic na..." "Pwede tayong mag-dinner pero yung pamamasyal bukas, baka hindi na pwede. Alam kasi ni Danny na pabalik na kami sa Manila bago magtanghali." "Don't worry, kaya kong gawa ng paraan yan. Kahit ano gagawin ko, makasama ka lang hanggang bukas." Natigilan siya, lalo pa nang mapatitig siya sa mga mata ni Blake. His eyes were saying something, something that only her heart could understand. Sa finest restaurant ng hotel sila nag-dinner pagkatapos ng concert. Pasado alas 12 na noon, ngulit di pa rin nakakaramdam ng antok at pagod si Jessica kahit katatapos naman ng concert. Kapag kausap niya si Blade, parang nawawala ang pagod niya. "Sorry to say this, Jessica, pero nararamdaman kong parang sobrang takot mo sa daddy mo. May I know why?" Bumaba ang tingin niya sa pagkain. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. "Jessica, are you alright?" Tanong nito na may pag-aalala sa tono. "Gusto ko lang makuha ulit ang loob ni daddy," sabi niya. "Bakit? Nagka-problema ba kayo?" "I was only 4 nang mamatay ang mommy ko at ako ang sinisisi ng daddy ko. Halos hindi niya matanggap ang nangyari. Madalas siyang naglalasing at kapag lasing na siya, sinisisi niya ako." "Bakit naman ikaw ang sinisisi niya?" "Ibinili kasi ako ng bike ni mommy noon. Birthday gift niya sa akin. Hindi pa paro si daddy na ibili ako ng bike pero nasunod pa rin ang kapritso ko. At dahil excited ako sa bago kong bike, kahit sinabi ni mommy na wag ako lalabas ng gate, ginawa ko pa rin nang malingat ang yaya ko. Nag-aralas siguro si mommy nang hindi ako makita sa bakuran. Paglabas niya at ang yaya ko at makitang malayo na ako, hinabol niya ako. Sa pagmamadali niyang makalapit sa akin, hindi niya namalayo ng pagsulpot ng ramaragasang truck ng soft drinks at hindi ay naiwasan. Nabundol siya and she died of internal hemorrhage dahil tumama sa concrete pavement ang ulo niya. Things had never been the same again after the tragedy. Dahil naging alcoholic na si daddy at sa tuwing malalasing siya, sinisisi niya ako. Ang kalikutan at katigasan daw ng ulo ko ang nagpamatay sa mommy ko. Naramdaman na lamang niyang gagap na ni Blade ang isang palad niya. For 3 years mula nang mamatay ang mommy ko, ang lola ko nag-alaga sa akin dahil halos pabayaan ako ng daddy ko. Bumalik lang ulit ang sigla niya na magkaroon siya ng girlfriend na later on, pinakasalan niya. Bago mamatay ang lola ko, sinabi niya sa daddy ko na itigil ng paninisi sa akin at mahalin ulit ako bilang anak. Mula noon, hindi ko narinig ang paninisi ng daddy ko, pero malamig pa rin siya sa akin. Lalo pa na mag-anak na sana ng stepmother ko. Kaya habang lumalik ako at nagkakaisip, ginawa ko lahat upang matuwa ang daddy ko sa akin. Nag-aral ako mabuti. Sumali sa lahat ng contest sa school. Singing, dancing, declamation.
Sa dancing ako nag-excel kaya nang makagraduate ako sa high school, nag-audition ako at nagpasama sa Dancing Sirens. Ginawa ko yun para makatulong sa daddy ko. Ang pagpisil ni Blade sa kanyang palad, sapat na para makalimutan niya ang kanyang malungkot at childhood. From now on, I'm here to make you happy when you're feeling down. I'll make you smile when your body and heart are tired. Pakiramdam niya nakatagpo siya hindi lang na isang lalaking magmamahal sa kanya, kundi na isang kaibigang makikinig sa kanya. Kinabukasan, nakapamasyal siya dahil kinausap ni Blade ang manager ng grupo nila. Kinumbinsin nitong pagkatapos ng lunch sila bumalik sa Maynila para makapamasyal pa sila. Magtataka kasi ang daddy niya kung mahuhuli siya at hindi sasabay sa grupo na makabalik. Para mapapayag ang kanilang manager, ay sinama nila ito sa pamamasyal kasamang apat pang members ng grupo. Mula noon, nagkaroon ng bagong sigla ang pagsasayaw nila dahil madalas, kahit saan sila mag-show, naroon si Blade. Kuminsan nagiging tagabitbit pa niya ito ng costumes niya. Inihahati din siya nito. Yun nga lang hanggang kanto lang dahil nag-aalas siyang makita sila ng daddy niya. Wala pa sa plano niya makipag-boyfriend, pero sinong babae ang hindi mai-in-love dito? Masarap tong manuyo. Alam nito kung saan ang weakness niya. Ipinaramdam nito ang importansya niya rito. He had his own way of expressing his feelings, of touching the softest part of her heart, of making her smile when she was sad or tired. Nag-propose ito habang nagsasayaw ng Dancing Sirens. Show iyon para sa isang local candidate sa Baguio dahil election period noon. Sumunod si Blade at habang ang iba may dalang placard ng pangalan at larawan ang kanikanilang kandidatong dinadala, iba naman na nakasulat sa placard ni Blade. Jessica, I love you. Nakasulat ang mga katagang iyon in bold red letters at may design bang puso sa paligid ng placard. Alam na alam nito kung paano aabutin ang kanyang puso at sino ba siya para tanggihan ang pagmamahal nito. Kung tutuusin, mas marami pang babaeng babagay dito kaya nakakahigit sa kanya. Bakit ba akong pinagtsatsagaan mo? Samantalang alam ko nagkakandarapa sa panan mo ang mga babaeng katulad mong anak ng milyonaryo galing sa prominenteng pamilya. Don't you ever question someone's heart's desire, Jessica? Because when I fell in love with you, I don't ask myself why. Ngunit nagka-problema si Jessica dahil ingat na ingat siyang malaman ng daddy niya na may boyfriend na siya. Nagkaroon lang sa Blade ng pagkakato magkita kapag naiimbitahan sa mga provincial shows ang Dancing Sirens. Sumusunod ito kapag may oras din lang ito. At kahit patakas, hindi niya ipagpapalit ang mga sandaling kapiling niya si Blade. Gusto ko magpunta sa bahay ninyo at makilala ang pamilya mo. Sabi ni Blade, minsang sunduin siya nito sa university. Gusto ko rin makausap ang daddy mo at mahingi ang permiso niya. Hindi alam ni daddy na boyfriend na kita. Mabuti nga pinagtatakpan ako ng mga kagrupo ko at ng manager namin. For sure magagalit siya kapag nalamang may boyfriend na ako. Ayoko nang patago-tago tayo, Jessica. Ayokong palagi ka may takot sa tuwing magkasama tayo. Kailangan mo pa magsinungaling para lang makapag-date tayo. Hindi ka na bata. Nasa age ka nang pwede na makipag-boyfriend as long as wala kang ginagawang masama. At iyon ay papaintindi ko sa daddy mo, kaya gusto ko siya makausap. Pero Blade, no more bots, honey. Nagulat pa si Jessica isang gabi nang madating niya si Blade sa bahay nila. Galing siya noon sa rehearsal. Inabutin ito masayang kausap ang daddy niya habang umiinom ng alak. Napansin din niya ang maraming pagkain sa dining table nila. May lechon de leche pa. Oh Jessica, nandito ka na pala. Sabi ng daddy niya. Kanina pa nandito si Blade. Bakit ngayon ka lang? Himala ng himala. Ang daddy ko at si Blade okay na? Naiinis ako sa'yo. Kunwari nagtatampong sabi ni Jessica kay Blade nang ihatid niya ito sa kotse nito. Why? Aren't you happy na okay na kami ng daddy mo? Pero para namang sinuhulan mo siya. No, para lang ako namanhigan kaya ako nagdala ng pagkain. I did this for you. I mean, gusto ko makita nilang gagawin ko lahat para matanggap nila ako. Hindi ko sila sinuhulan para tanggapin ako. Sinuyo ko lang sila. Kung alam ko lang ang takot ko kanina. Lalo pa nung galit akong harapin ng daddy mo. Akala ko nga ipapahabol pa ako sa aso. Natawa siya. I told you. Pero nung ginawa mo at pinapasok ka niya at mukhang tanggap ka na kaagad. Naging sincere lang ako sa kanya, Jessica. I told him kahit ipahabol pa niya ako sa isang dosen ng aso, ipaglalaban kita. Sabi ko wala naman siyang dapat ikagalit dahil I will take care of you. Sabi niya sa akin, kaya ayaw pa raw niya na makipag-boyfriend ka dahil ikaw ang inaasahan niyang makakatuwang. I told him magiging tulong mo ko sa paggawa ng mga responsibilities mo sa pamilya mo. Na-touch niya sa mga sinabi nito. Napakaswerte talaga niya dahil alam niyang minahal siya nito. He always made her smile. Maging sa mga problemang pampamilya, karamay niya ito. At habang nagtatagal, nagiging matatag ang relasyon nila.
Kaya nangyayain siya nito magpakasal kahit wala pa sa plano niya mag-asawa sa edad na 21 dahil sa responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Hindi na rin siya nag-isip ng matagal. Nagulat na lang siya nang abutan siya nito ng tulips na may engagement ring. Isang mamahaling diamond ring. Marriage proposal na ba to? Tanong niya. Yup. At kapag hindi mo tinanggap, tatanong ako mula sa overpass sa Guadalupe. Hindi niya napigil ang matawa. Ikaw talaga? Wala pa sana silang wedding plans, ngunit naisip niya, mukhang kailangan lang gawin yon. Hindi ako tinitigilan ni Daddy, pinipressure niya ako magpakasal kay Nicole Lim. Sabi nito, noon lamang nito nakitang na problema ng ganoon. Nabanggit na nito minsan sa kanya si Nicole na isang banker. Nakilala ito ni Blade sa party ng ama nito. Mula noon madalas na daw itong tumatawag kay Blade at hindi na tumigil kahit sinabi ni Blade na may girlfriend na ito. Annulled ang kasal nito sa unang asawa at may anak at sanay daw itong nakukuhang anumang naisin sa isang kumpas lamang ng kamay at mukhang determinado raw itong gawin ang lahat maagaw lamang si Blade. Alam ni Daddy na hindi niya ako mapipilit kapag ayaw ko pero lately pinipressure na niya akong pakasalan si Nicole dahil kailangan namin ng koneksyon ng pamilya nito. Maliit lang ang bangko pag-aari ng pamilya namin. Kailan makipag-merge sa mas malaking bangko na katulad ng kila Nicole. Yun pala ang dahilan kaya malamig ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Blade. Pero huwag mong isiping niyayaya na kita magpakasal para lang makaiwas sa pressure ni Daddy. It's just one of the reasons. Pero ang unang dahilan ko, gusto ko na talaga mag-settle down na ikaw ang kasama. I want to have my own life, my own family at wala ko ibang gusto makasama kundi ikaw lang. Tututol pa sana siya ulit ng isuot ni Blade ang engagement ring sa kanyang daliri. Speechless na siya. Oh, hindi ka na nagsalita. Natatawang pula nito. Paano si Daddy? Baka hindi siya pumayag. Let me handle it. Ang oo mo lang ang kailangan ko. Tell me that you want to be Mrs. Benjamin Bartolome. Habang pinaplano nilang kanilang kasal, naramdaman na Jessica ang malamig na pagtrato ng mga magulang ni Blake, lalo na ang daddy nito. Dalawang linggo na lamang at kakasal na sila at may naramdaman pa siyang problema. Dahil isang gabi, nagulat pa siya na maging bisita niya ang ama nito. Hindi sa ayaw ko sa iyo, Jessica, sabi nito. Wala na on ang daddy niya sa bahay. Pero may ibang babaeng mas bagay kay Blade. Kapag si Nicole ang pinakasalan niya, maisasalba hindi lamang ang business, kundi ang dignidad ng pamilya namin. Tinamaan ng krisis ang bangko namin at tanging ang bangko rin ni Nicole ang makakapagsalba sa amin. I hope you understand. Hindi mo naman siguro gusto makita naghihirap si Blade. Natigagal siya. Lalo pa nang maiabot ito sa kanya attache case. That's 5 million. Kapalit ng pag-urong sa kasal niyo ni Blake. Pagkatapos ang sariling pagkatigagal, ay galit ang naramdaman niya para dito. I'm sorry Mr. Bartolome, pero mahal ko ho si Blade. Kailangan ng daddy mo ng pera, hindi ba? Mas mabigat ang problema niya. Malaki ang may tutulong ng perang to. Hindi ito malalaman ni Blade kung tatanggapin mo ito. Mag-isip ka na lang na ibang dahilan ng pag-urong mo sa kasal. Hindi niyo ho ako mabibili, Mr. Bartolome. Magpapakasal ko kay Blake sa ayaw at sa gusto ninyo. Determinado, sabi niya. Wow! Naibulalas ni Blade nang lumabas mula sa isang nakasarang pinto ang regalong tinutukoy sa kanya ng mga kaibigan. Binigyan siya ng sorpresang stag party ng mga ito dahil tatlong araw na lamang ikakasal na siya. Naka-wrap around na maganda at sexing babae. Gumigiling to habang nagsasayaw sa salong ng maharot na tugtog. Nagkaingay ang mga kaibigan na nag-organize ng party na iyon. Napailing at nangiti na lamang siya habang sapo ang kanyang noo. Inaasahan na niya ang unti-unting pag-aalis ng saplot habang sumasayaw. Lalo pa naging maharot ang tugtog. Nang tupis na lamang naiwang saplot ito sa katawan, lumapit ito sa kanya. Sa harap na niya ito sumayaw at gumiling. Hinawakan ito ang kanyang balikat habang halos kumandong na ito sa kanya. Maya-maya ipay tumunog ang cellphone niya. Si Jessica ang tumatawag. Time out! Sigaw niya. My honey is calling. Huh? Tansyon ng mga kaibigan niya. Umiiwas ka lang pare. Natatakot ka lang malaman to ni Jessica. Of course not. Tumatawag lang talaga siya. Lumayo siya sa karamihan. Lumabas siya. Nagtuloy sa terrace at doon tinanggap ang tawag ng kanyang fiancé. Yes honey? Masiglang sabi niya rito sa kabilang linya. Matagal na hindi daw nagsalita. Honey? Nagtatakang tanong niya. Something wrong? Yes. Sabi nito at sa nangingilig na tinig ay nagpatuloy. I'm sorry Blade. I know this is not easy for you to understand but I'm not coming to our wedding. Natigilan siya. Si Jessica ba ang kausap niya? Tama ba siya ng pagkakarinig sa sinabi nito? I'm sorry Blade but for the past few nights, nag-isip ako mabuti. Patuloy pa nito.
Last week, may natanggap akong offer para maging regular dancer in isang daily show. Hindi ko to sinabi sa'yo pero naisip ko, mukha ngayon palang gaganda ang career ko dahil ngayon, nagdadatingan ng mga break na matagal ko nang hinihintay. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo to pero ayoko muna magpakasal. Opportunity knocks only once at baka habang buhay ako magsisi kapag pinalampas ko mga to. Pakiramdam niya na manid ang kanyang buong katawan sa narinig. Jessica, you can't be serious. Tell me part ng to ng pag-good time sa akin ng mga kaibigan kong promotor ng stag party na I'm serious, Blade. Sabi pa rin ito sa tinig na halos pagaril. Pagkatapos biglang naging malinaw at matatag ang tinig ito. Huwag mong isipin hindi kita mahal. I love you so much. Pero nakakapanghinayang pakawalan ng malaking break na dumating sa karyer ko. Saka na lang tayo magpakasal. Estelle did not want to believe what he had just heard. Jessica, nakaset ng lahat. 3 days na lang kasalan natin. Bakit ngayon ka pa nagbago ng isip? Hindi rin naging madali sa akin ang desisyong ito. Dumating ang offer na nakaset na. Ang kasal natin. Kung hindi ka na makapaghintay, it's up to you. Just forget the wedding. Forget the wedding? Parang gustong manlaki ng kanyang ulo. Magpapadala ako ng card sa mga imbitado natin. Sasabihin ko hindi matutuloy ang kasal. Ako na rin na mag-i-explain sa kanila. Sabi pa ni Jessica. Naikuyom niya ang isang kamay. What's the matter, Jessica? Ano bang problema? Bakit di natin ito pag-usapan? Ngunit naputol lang linya. Ito naman ang tinawagan niya. Ngunit naka-off ng cellphone nito. Ang hindi niya maintindihan kung bakit biglang-bigla ang desisyon nitong umurong. Kung kailan handa lang lahat. Kahit walang balak dumalo ang parents niya, naayos na rin nila ang lahat. Kahit mahirap paniwala ang bigla na lamang itong magbabago ng isip. Muli niyang kinontak si Jessica. Ngunit nanatiling naka-off ang cellphone nito. Hanggang magsilapit na sa kanya mga kaibigan niya. Nagtaka pa mga ito na makitang daig pa niya ang binagsakan ng langit sa ekspresyon ng mukha niya. Blade, what's wrong? Tanong ng best friend niyang si Lucas. Isang buntong hininga na lamang ang naisagot niya. Jessica was dancing gracefully on the stage. Bagay na bagay dito ang awiting Dancing Queen na sinasaliwan ito ng sayaw kasama isang 4-male group na pinagpapasapasan itong buhatin at halos ihagi sa ere. Sa isang unit ng 21st floor ng flashy condominium na iyon sa Ortigas, patamad na nakalatag ang katawan ni Blake sa paborito niyang sofa habang matamang nanonood sa kanyang malaking Sony Vega flat TV. Hindi na naman niya maiwasan ang pagtatagis ng kanyang mga bagang habang pinapanood niya si Jessica Vergara, the dancing diva. You may be on top of the world, Jessica, pero alam kong malungkot ka riyan sa itaas. I can see it in your eyes. Sana lang di ka nagsasisi sa pinili mong buhay. Hindi pa tapos sa number ni Jessica. Pipindutin na sana niyang off button ang hawak niyang remote control. Ngunit nahagip pa ng kanyang mga mata ang pagbagsak nito sa dance floor. Kitang-kita niya ang nangyari. Inihagis ito ang mga lalaking kasama nito sa dance number na iyon upang ipasa sa kamay ng ibang kasama na magkamali ito ng kalkulasyon at hindi umabot sa kamay ng mga lalaking naghihintay sa katawan nito. Iyon ang dahilan ng pagbagsak nito sa dance floor. Tinangkapay itong habulin ng mga kasamang dancers, ngunit huli na. Napadukwang siya palapit sa TV screen. But being a true professional, sandali lang sa dance floor ang katawan ni Jessica na paupong bumagsak. Muling tumayo ito sa tulong na rin ng mga kasayaw nito. At ipinagpatuloy nito ang pagsasayaw. Halata nga lang niya na may binago na sa steps. Mukhang iniba na ang steps upang hindi na maulit ang aksidente. Pakiwaning niya, pinilit na lamang makasunod ni Jessica sa tugtog. And being an excellent dancer, nagawang tapusin itong number nito with poise and grace. Parang ang hindi ito bumagsak sa dance floor. Ngunit alam niya, nasaktan ito. Mataas din ang binagsakan nito. Pero alam niya ang gagawin nitong lahat mapangalagaan lamang ang career nito. Napailing siya pagkatapos tuluyang pindutin ang off button ng remote control. Lumapit siya sa bar, kumuha na isang bote ng martini at nagsali niyon sa wine glass. Saka siya nagtungo sa tabi ng bintana. Tinanaw niya ang mga skyscrapers na kahilera ng condominium na kinaroroonan niya. Everybody loved the dancing diva. Bibihirang dancer sa sumisikat hanggang sa level na naaabot na ng kasikatan nito. Halos araw-araw napapanood ito dahil regular talent ito na isang top rating daily TV show. Inaabangan ang bawat dance number nito. Bukang bibig ng mga kabataan ang pangalan nito dahil sa mga popular dance steps na ipinauso nito. At alam niya, maraming kalalakihan na nag-iilusyong makasama man lamang ito. Ngunit siya, galit pa rin ang kinikim-kim para dito. I can still feel some pain. Reklamo ni Jessica sa mga kaibigan niyang agad dumalo sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Kung siya lamang ang masusunod, tama nang matignan niya ng resident doctor ng kanyang TV network at ipapahinga na lamang niya ang sarili.
nakainom na naman siya ng pain reliever at alam niyang makakapagtanggal na iyon sa sakit na nararamdaman niya sa gawing balakang niya. Ngunit mapilit si Wena, ang manager niya. Mas mabuti raw matingnan siya ng doktor pagkatapos ng pagbagsak niya iyon. Hindi niya inaasahang hindi na siya pauuwi ng doktor. Kailangan daw na i-confine siya upang maobserbahan at sa may lalabas sa x-ray para matiyak na walang idinulot na injury sa kanya ang naging pagbagsak niya. Namamagarin daw ang balakang niya. But I know this isn't serious. Aniya kay Fiona at Zoe na dating mga kasama niya sa Dancing Sirens. Ang sakit ng tao, it's all in the mind. Kahit na, ani Fiona. Tama rin si Ate Wena. Kailangan makasigurong walang injury na binigay sa'yo ang pagbagsak mo kanina. Napanood ko yun ha, at masama ang bagsak mo. Hindi naman halatang nasaktan ako, hindi ba? Nakangiti pang sabi niya. Pero dapat careful ka, dahil ang pagsasayaw ang buhay natin. Paalala pa ni Zoe. Remember, marami kang responsibilidad. Wala kang karapatang magkasakit o magkaroon ng injury. Wala naman talaga to eh. Makikita niya sa x-ray mamaya. Masyado lang kayo mga worrier. Pabiru pang sabi niya. Ipinagpapasalamat ni Jessica na walang nakitang injury mula sa mga x-rays niya. Kaya pagkalipas ng isang linggo mula na mangyari ang aksidenteng pagbagsak niya sa dance floor, ay balik siya sa trabaho at sa napaka-hectic na schedule. Isang taon na siya member ng Dancing Sirens nang dumating ang isang malaking break sa dancing career niya. Kinuha siyang solo dancer para sa isang portion sa isang noontime show. Doon siya nagsimulang sumikat. Kapag binabanggit ang parang Jessica Vergara, alam na ng taong sasayaw ang kakambal niyon. Idol siya ng younger generation dahil popular sa mga kabataan ang kanyang mga dance steps, lalo na ang pamosong paggiling niya. She could even do some break dancing. Dancing genius nga ang tawag sa kanya ng marami dahil palagi siya may mga bagong steps. Bukod sa isang daily program, nabigyan din siya ng isang weekly dance show kung saan palaging inaabangan ang kanyang dance number sa finale. Sa loob lamang ng 2 taon pagkatapos siya mag-solo, napakalayo na naabot ang kanyang career. Jessica, naku Jess, I have good news for you. Excited na sabi ng manager niyang si Wena nang pumasok ito sa dressing room. Bakit Ate Wena? Ano meron? Kinausap ko ng Big Boss ang network. Magkakaroon sila ng bagong TV program. It will be about a superheroine na mala Spider-Woman ang dating. Speedra ang tentative title. At alam mo ba, ikaw ang number one sa list of choices nila para sa lead role? Imaginin mo yon, ang laking break nun ha? Star na talagang lola ko. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hoy, hindi ka nananaginip. Totoo to, Jess. Dahil bukas sa bukas lang magbimiting na tayo ni Mr. Tuwazon. This weekend, kapag na-plan siya ng lahat ng details sa project at wala ng aberya, baka papirmahin na talo tayo ng contract. Oh my! Sa dami ng pwedeng gumanap sa lead role, ako pa ang first choice nila. Hindi naman ako sikat na artista. Popular ka kasi sa mga younger viewers, kaya ikaw raw ang naisip nila. Bukod pa sa ilang stunts na kailangan gawin ng bida. Alam nilang kaya mong gumawa ng simple stunts, kaya nga first choice ka nila. Ang go signal na lang ni Big Boss ang kailangan at sisimulan mo ng taping. Nagpauna na si Mr. Tuwazon. Kailangan daw na kondisyon ng katawan kapag na-start ang tapings. Nalulula siya sa bagong development na iyon. Hindi niya inaasang ganoon kataas ang maaabot ng kanyang career. Kung sa bagay, marami siyang isinakripisyo bago yung narating ang kinalalagyan niya ngayon. Naisalba ang dignidad ng pamilya niya dahil sa pagsasayaw niya. Nabigyan na ng komportabing buhay ang mga ito dahil din sa pagsasayaw niya. Maya-maya pumasok na messenger sa dressing room. May dala itong bouquet of tulips. Hindi tuloy niya naiwasang maalala, si Blade. Uy, kanina na naman kayang admirer galing yan. Paranokso ni Wena. May lakip na sobra ng flowers. May maikling sulat doon. My daughter is your avid fan. She is a cancer patient, a 13-year-old girl. She only has 2 months to live. Her only wish before she dies is to see you in person. Ang sabi sa note. Initials lamang nasa ibaba at ang cellphone number ng sender. Kawawa naman, Ate Wena. Baka pwedeng tawagan mo. Pupuntahan mo? Tanong nito. Oo, isingit natin sa schedule ko. I owe everything to my fans, kaya maliit na bagay lang yun. Sige, tatawagan ko number ngayon na. Nakausap nito ang ama ng bata. May binigay na address. Kinabukasan din pinunta nilang address na sinabi. Sa isang bahay sa Antipolo ang address na binigay sa kanila. Tila rest house ang bahay. Nakatayo iyon sa tila isang burol. May sumalubong sa kanila sa gate. Isang lalaki nasa mid-30s. Ito ang nagpakilalang ama ng tagahanga ni Jessica na may sakit. Matagal na niya kayong gustong makita. Araw-araw rin niya kayong pinapanood. Nandoon po sa kwarto niya. Tumasok na lang po kayo. Pero kung pwede po sana,
Ikaw na lang muna, Miss Vergara. Sabi na nagpakilala ang ama ng tagahanga niya. Medyo nagtaka lang, napalingon din siya kay Wina. Sige, ikaw na lang. Dito na lang muna ako, baka maawa lang ako sa bata eh. Sabi na lamang nito. Iginiya siya na isang uniformadong katulong patungo sa kwarto. Pagkatapos dahan-dahang tinulak niya bukas ang pinto. Pagpasok niya ay medyo madilim sa kwarto. Nagtaka siya na makita niya ang kamay may nakahiga roon, ngunit nakatalokbong iyon ang kumot. Hindi ba inaasahan ng pasyente ang pagdating niya? Dahan-dahan lumapit siya sa kama. Malapit na siya roon na magulat pa siya sa pagsabog na liwanag sa buong kwarto. May nagbukas ng ilaw at may naramdaman siyang tao sa likuran niya. Nang lumingon siya, saglit siyang hindi nakakilos dahil sa nakita. Hi, long time no see. She was stunned. Blade? Mahinang sambit niya.